siya pinagbigyan ng Diyos doon sa kanyang kahilingan. Buong buhay niya, napakayaman niya at maraming tao ang kanyang natulungan ng kayaman ng iyon. At nung siya'y mamatay, hindi siya pinagbigyan ng Diyos doon sa kanyang ikalawang panalangin na siya ay mabatay na mahirap. Dahil siya'y namatay na ang kanyang pera pa rin ay $4 million. At ang dahilan, hindi pwedeng talikdan ng Diyos ang kanyang salita, ang matulungit nagbibigay ay hindi maghihirap. Paano po natin ito maiisagawa sa ating araw-araw na buhay? At maunawa po natin na hahanga ka talaga sa Diyos dahil araw-araw tayo ay dinagdagdagan niya ng buhay. Sa bawat maghapon na tayo ay nakaabot ng gabi, himala ito ng Diyos. At sa bawat magdamag na tayo natutulog at gumising sa umaga, himala ito ng Diyos. Kaya kung ito ay mapapansin mo na ito ay pangkaraniwan at palagian, ito yung tinatawag na common but mysterious. So, paulit-ulit na nangyayari, pero sa bawat nangyayari, oras na nangyayari, ito isang himala. Common but mysterious. Kaya, unawain mong mabuti, kailangan i-enjoy mo ang Diyos araw at gabi. Dahil siya lamang ang dahilan kung bakit tayo ay buhay. At ngayong gabi, nais kong maunawaan mo that the church replaced Lucifer. The church replaced Lucifer. Ang simbahan, pinalitan na si Lucifer. At ano ang gawain ni Lucifer? Sumamba sa Diyos. Pero dahil siya'y nagkasala ng matinding pagkakasala sa Diyos, siya'y itinapon sa labas ng langit at ipinalit ay ikaw at ako para ang Diyos ay sambahin araw at gabi. Amen? Amen. Kaya kahit ano ang iyong kinaroroonan, may pera ka o wala, sambahin mo ang Diyos. May kirot ka sa katawan o wala, sambahin mo ang Diyos. At kapag sa panahon ng kagandahan ng buhay, sinasamba mo ang Diyos, pagdating ng pagsubok, sasambahin mo rin ang Diyos. At sa panahon ng pagsubok, mararanasan mo ang pagtatagumpay, kaya lalong sasambahin mo ang Diyos. Amen? At pag nakalagay ka sa isang imposibleng kalagayan dahil sumasamba ka sa Diyos, sasambahin mo ang Diyos sa imposible mong kalagayan at mas magkakaroon ka ng karanasan sa imposible. Kaya ang susunod na mga karanasan mo na ay mga imposible. At lalong dadakilain mo ang Diyos. Amen? Kaya po, unawain mong mabuti, napakagandang mabuhay sa Pilipinas. Kaya ba'y naniniwala na maganda dito sa Pilipinas? Dahil kung hindi maganda ang Pilipinas, hindi tayo pag-aawayan ng malalaking bansa. Napakayaman ang ating bansa. Amen? At darating ang panahon at ngayon na ang umpisa na tayo hindi na kailangan ng visa pagpunta sa Japan, pagpunta sa Amerika, darating po yun. At ito'y mag-uumpisa na. At alam mo ang dahilan kung bakit hindi na kailangan ng visa, hindi na tayo magti-TNT. Sila na ang magti-TNT sa Pilipinas. Amen? Dahil napakayaman ang bansang ito. Sabihin mo, napakayaman ang bansang ito. At ito ay aking pangangasiwaan. Sabihin mo, ito'y aking pangangasiwaan. Amen? Amen. Eh, ito po ang aking paniniwala noon pa, kaya ako'y naniniwala na hindi tayo magtatapos sa ibabaw ng lupa na hindi mo natanggap yung iyong pinaniwala at inasahan. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo, nakikita ko na yung pagpapala mo. Amen, amen, amen. Kaya simple po ang mensahe pero maliwanag at malalim. So ito na po ang mensahe. Kailangang pumili ka ng papanigan. You have to make a decision tonight. Kanino ka papanig? Sa victor o sa loser? Sa winner o sa loser? At ang Panginoon ay laging panalo. Ang Panginoon ay laging nagtatagumpay. Si Satanas sa lahat ng labanan, laging talo. Sa Getsemane, talo si Satanas.
sa kalbaryo, talo si Satanas. Kaya si Satanas, laging talo. Si Jesus, laging panalo. Kaya ako ay nasa panig ng mananagumpay. Kaya ako'y higit pa sa mananagumpay. Kaya napakahalaga po na ating intindihing mabuti. At ang titulo ng mensahe ay ito po, that faith cannot be defeated. No power can defeat faiths. Walang kapangyarihan po ang pwedeng tumalo sa pananalig. Tayo po ay manalangin, banal na Espiritu na pinanggagalingan ng lahat ng katotohanan. At ikaw ay nasa amin dahil ang katawan namin ay templo mo. At kami ay selyado ng iyong kapangyarihan, kaya kami ay hindi matatalo. Sa iyo ang kalwalhatian, Ama, sa pangalan ni Jesus, at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Amen. Gusto mo ba na ang iyong tinitirhang lugar ay maunlad, pinagpala? Amen. Gusto mo ba na sa inyong lugar ay walang magnanakaw at walang adik? Amen. Nasa bunganga mo yan. Nasa bibig mo ang payapang kapaligiran. Kaya nais kong iyong intindihin, kaya kung saan ka naroroon, ikaw po ang magpapatupad ng plano ng Diyos. Sa Hebrews 12:2, ito po ang unang-unang dapat na huwag nating kakalimutan at laging ating ginagawa. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faiths. Sandaling tayo ay tumigil dito. Sino raw po ang may akda at sino raw po ang nagtapos ng pananalig? Si Jesus. So, pag sinabi pong author, siya po ang gumawa. Kung sa aklat, siya ang sumulat, siya ang may akda. At ang bawat aklat ay may pagtatapos. Kaya saan niya ginamit ang pananalig? At kailan niya ito ginamit at kailan niya ito nabuo? Dahil nagtapos yung pananalig. At kung titingnan po natin ang pananalig niya, yung pagpapatuloy niyang paniniwala sa kanyang Ama nung siya'y magkatawang tao. So hanggang sa siya'y mapako sa krus, hindi siya nadaig at hindi natalo dahil ang kanyang pananalig ay tuloy-tuloy sa kanyang Ama na matatapos niya. Kaya hindi po pang karaniwan yung kanyang dinaanan na labanan dahil halos dugo ang pumawi sa kanya sa Getsemani. At kung maalala ninyo yung tala ng Biblia, ano ang sabi ng Panginoon? Hindi niya ito sasabihin kung hindi matindi yung kanyang dinaraanan na pakiramdam. At ang sabi niya, kung maaari, ay palampasin mo, ano, impossible. Di ba sinabi niya? Pero ang sabi niya, not my will, but thy will be done. So, ibig sabihin, we shall have a testing period in our life. Daraan po tayo sa mga pagsubok. Pero hanggang sa dumating tayo doon sa panahon ng pagsubok na parang gusto na nating bumitaw. Pero katulad ng Panginoong Hesukristo, hindi siya bumitaw. At ang sabi niya, not my will, but thy will be done. Doon lamang po niya ginawa. Doon sa matinding pagsubok. Pero pagdating po sa ibang pangako ng Diyos, it's not the will of God for His children to be poor. Dadalangin kita na magikang mayaman. Huwag na, Pastor. Delikado, baka ako ay mapahamak. Kapag ikaw po ay nasa Diyos, hindi ka mapapahamak. Amen po ba? Kaya nga, kalooban ng Diyos, dahil nung tayo ay lumaya, lumaya tayo sa sumpa ng sakit, sumpa ng kahirapan. Kaya hindi ho pwedeng ikaw ay magpatuloy na kapos. Lalampas ka sang-ayon sa iyong paniniwala. Kaya nga, iyong intindihing mabuti, kailangan nakatingin ka lagi kay Jesus. At siya'y nagsabi, sinabi ni Pablo, he became poor so that you will be rich. Kaya kailangan alam natin ang buong katotohanan na si Jesucristo ang
naghirap, pero ikaw at ako ang nakikinabang doon sa napaghirapan niya. Kaya ang tawag sa atin ay tagapagmana. At yung kanyang tinapos sa krus sa Kalbaryo, tayo naging tagapagmana ng kaginhawahan. Hindi na tayo daraan doon sa kanyang dinaanan. May tiisin, pero hindi katulad ng dinaanan niyang pagtitiis. At laging tandaan mo, laging na sa tabi mo ang Panginoon para aliwin tayo at sabihin, tuloy ka lang, nagtagumpay ako, ikaw din. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faiths, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. So pansinin po natin, so what is that joy that was set before him? So, hindi po siya nadaig, hindi po siya natalo, hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan na ng pagka-Diyos. At ang dahilan kaya siya nagtagumpay, dahil siya nakatingin, saan siya nakatingin? Doon sa kanang kamay, sa trono ng kanyang Ama. So, siya po'y nakatingin dahil ibig niyang matapos na niya yung kanyang misyon para makabalik siya doon sa dating kalagayan na nasa kanan siya ng kanyang Ama. Kaya hindi siya matatalo dahil meron siyang kagalakan na siya ay manunumbalik doon sa dati niyang kinalalagyan. At iyong intindihing mabuti, yung kanyang pagbalik doon sa pag-upo, doon sa kanan, sa trono ng kanyang Ama, ang naglagay sa kanya upang siya ay makuhang muli niya yung kanyang katayuan. Omnipotence, He is omnipotent. Omnipresence, and He is omnipresent. And omniscient, He is all knowledge. Kaya ang pangako niya sa mga alagad, humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng babasa at bautismuhan ninyo sa lahat, silang lahat. And I will be with you until the end of the age. Hindi po ang world ang magtatapos, kundi ang panahon. I will be with you. Yun po ay dalawang ulit na natala sa Mateo at sa Marcos. I will be with you. Kaya ako'y nangangaral because Jesus is with me. Kayo'y nakikinig because Jesus is with you. Naniniwala ka bang kasama mo 24/7 ang Panginoong Jesus? Yes! Yes! Amen? Kaya tingnan po natin ang Matthew 28:20 para maintindihan ninyo yung omnipresence. Yung pagsama sa atin ng Panginoong Jesus. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always. Hanggang kailan daw sasama siya sa nagpapatutuo sa kabutihan ng Diyos? Always. Even unto the end of the world. I am with you. Ano ang ibig sabihin ng I am with you? Sasamahan ka, kasama mo. Kaya kahit saan ako pumunta, kasama ko ang Panginoon. Kaya kinakausap ko siya. Kinakausap mo ba ang Panginoon? Lalo na pag wala akong pera. Nako, mas matindi ang pakikipag-usap ko. Lalo na pag may kirot ako sa aking katawan, lalong tumitindi ang pakikipag-usap ko. At sa 16:20 ng Mark, so the same testimony. At ano po ang sabi doon sa Mark 16 verse 20? Kapansin-pansin po ang pagkakatulad na hindi naman nag-usap ang dalawa, ni Mateo at ni Marcos, sapagkat si Marcos ay hindi apostoles. Siya ay alagad ni Pedro. And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them. Sino raw ang kasama nila habang sila nangangaral? Ang Panginoon. And confirming the word with signs following. Kaya pag ikaw ay nagpatutuo, may kasunod na palatandaan ng himala bilang katibayan na kasama mo ang Panginoong Hesukristo. Pansinin mo na lang. Kayo ba naniniwala talagang kasama ninyo ang Panginoon? Ito, pansinin mo, pag pumasok ka sa isang restaurant na walang customer at ikaw lang, pag-upo mo, maraming dagsang darating na mga tao. Why? Because Jesus is confirming that He is with you. Nakukuha niyo po? Kaya ikaw po ay napakagandang tao sa ibabaw ng lupa dahil sa pamamagitan ng bawat isa sa atin na pagpapala ang mga lugar na pinupuntahan natin. Tayo po'y laging pagpapala saan man tayo pumunta. Why? Dahil kasama natin ang Panginoong Jesus. So ngayon, nais ko pong maunawaan mo kung paano ang pamumuhay sa pananalig.
At kailangang maintindihan mo ito dahil ito ay paulit-ulit sa ilang bahagi ng Biblia at sa buong Biblia na pananalig lamang ang paraan para mabuhay. We live by faith, not by sight. So tayo nabubuhay sa pananalig, hindi sa pakiramdam. Yung sight po ay hindi paningin lang. Ito po yung five senses. At ano po yung five senses? Seeing, hearing, smelling, tasting, and feeling. Yun po yung five senses. Kaya kung papansinin mo po, pag ito po ay tungkol sa isipan, ito po ay tinatawag na psychology. Kaya sabi, psychiatric. Pero pansinin po natin na mas mataas po ang ating espiritu kaysa ating kaluluwa. Mas mataas po ang ating espiritu kaysa five senses. At laging tandaan natin nung likhain ang bawat isa sa atin, tayo'y nakaset up na malusog. Nasa atin ang immune system, amen, hallelujah. Nasa atin ang mahusay na bahagi lahat ng katawan. Sa ating pagkabuhay, ay pagminsan napupuya tayo at sumasakit ang ating dibdib. Hindi kaya kaya itong i-repair ng gumawa sa atin? Pag ikaw ba ay may sirang rilo, saan ka pupunta? Sa basurero? Hindi po. Pupunta ka ay sa magre-rilo. Amen? Pag natapos ang battery ng iyong rilos, saan ka pupunta? Sa nagbebenta ng baterya ng iyong rilos. Kaya nga, kapag hindi patuloy ang iyong pagunlad, eh huminto ka muna at lumuhod ka at gamitin mo ang iyong tuhod. At ikay makipag-usap sa Diyos at masinsinan na iyong aminin kung ano man ang iyong nagawang hindi tama. At ang tawag po doon, tingnan po natin sa Psalms 19 verse 12. Ipakikita ko po sa inyo sa 12 and 13 ang dahilan kung bakit pagminsan naaabala ang ating pagpapala. Who can understand his errors? Cleanse thou me from secret faults. Atin pong pansinin, pag sinabing error, we failed to do it correctly. Yun po ang error, yun po ang definition ng error. Hindi natin nagawa ng tama. At atin pong pansinin, kaya hindi natin nagawa ng tama dahil meron tayong secret faults. Alam ninyo at naririnig ba ninyo yung earthquake fault line? Ano po ang ibig sabihin ng fault line? Yung lugar na yon, pag lumindol, ay dadaan, pag dinaanan ng lindol yon, mag-crack rumble at bubuka yon. Yun po ang fault line. Kaya kung titingnan po natin yung faults, yun po ay yung something weak sa ating karakter. At kadalasan ang mahina nating ugali ay lagi tayong gutom. Tingnan mo ang iyong katabi. At dahil pag tayo nagutom, kahit ano na lang ay isusubo natin kung may pagkakataon tayong kumain. That is fault. Hello? This oras ng gabi, kung ano-ano ang kakainin. Eh, uminom ka lang ng isa basa ng tubig. Natatawa ang asawa ko. Uminom ka lang ng isang basang tubig at tapos na yung hunger pang. Kaya nga, ating unawain, you have to check your whatever weak is in your life or in your body. I-check mo lang po yun. At kapag hindi po natin iniayos, tayo po'y magiging padalos-dalos at yun po yung verse 13. Keep back thy servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then shall I be upright and I shall be innocent from the great transgression. Ano po ba yung presumptuous sin? Ang presumptuous sin po, if that secret fault is unchecked and not corrected, hindi po tayo makakarinig sa Diyos. Because if I regard any iniquity in my heart, God shall not hear. Kaya pag hindi ko narinig ang tinig ng Diyos, ako ay makikipagsapalaran. Siguro ito ang gusto ng Diyos. Baka itong isang ito siguro. That is presumption. Kailangan po alam natin kung ano talaga ang ibig ng Diyos. At para mangyari po ito, makipag-usap tayo sa Diyos, magbasa tayo ng Biblia at maintindihan natin yung mga bagay na mahina sa atin. Bakit po ang Korinto ay maraming problema ng pagkakampi-kampi? Ang sabi nung isa, ako ay kay Apollos. Ang sabi nung isa, ako ay kay Pablo. Ang sabi nung isa, ako ay kay Jesus. Kaya nagugrupo-grupo ang Korinto.
Kaya hindi makagawa ng himala ang Diyos doon sa gitna ng mga nasa simbahan sa Korinto. Kaya sabi ni Pablo, nahati na ba at naghiwahiwalay na ba ang katawan ni Kristo? Kaya nais kong inyong ipaunawa, kung ikay may pera, dapat ay natutulungan mo yung kapo sa pera. Ayaw mo? Sige, okay lang. Alam mo, dapat ang mapera ay mapagpakumbaba. Dapat ang mapera ay gumagawa ng lahat ng paraan, behind the scene, at unnoticed na gumagawa siya ng lahat ng paraan, at makikibalita, kulang magkano? 1 million lang ako lang, hindi bale. Huwag mo na ipamamalita, ito ang 2 million. Hello? Kailangang ito'y paniwalaan mo sapagkat yung mga masunurin sa Diyos ang pinagpapala ng Diyos ng lantaran. Pag nakita niya ang lihim ng iyong puso, pag nakita niya ang nakatagong iyong paggawa ng mabuti, publicly, He will honor you and publicly, He will grant you great success and great blessing. Nakukuha niyo po? Kaya kailangan po, huwag mong ipagmalaki ang kaunting iyong kahigtan sa kapatiran. Magdiwang ka at nakakahigit ka sa kanya, tatakayin mo sila para makasama mo dun sa iyong napakagandang kalagayan na pinagpala. So, ngayon atin pong unawain. Let not, sabi ron, I shall be innocent from the great transgression. So, ako ay magiging walang kapintasan o kasalanan pagdating nung pambihirang pagsuway. Yun po yung panahon ng wakas. Pero hindi po tayo aabot doon dahil tayo ay i-rapture. So ngayon ang pag-uusapan po natin, why is it that faith cannot be defeated? Bakit ang pananalig ay hindi matatalo? Bakit walang kapangyarihan na pwedeng sumira sa pananalig? Una, dahil Jesus is the author and finisher of faith. At kung papansin din po natin sa ating pagkabuhay bilang Kristiyano, kailangang maintindihan po natin ang ilang bagay. At kailangang maunawaan natin ang Hebrews 11 verse 1. Tingnan natin sandali dahil napakahalaga po nito. Now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. So, iyo pong i-underline o i-encircle ang dalawang salita, the substance. At sa ikalawang bahagi, the evidence. At ang substance po, ang ibig sabihin ay yung ebidensya o yung nakikita. Yung nakikita at nahahawakan. At yun pong pananalig din ang katibayan nung mga bagay na hindi nakikita. So, in the place of the invisible thing, ikaw po ay magpapahayag nung sinabi ng salita ng Diyos. So, the object and the basis of faith is always the Word of God. And the promises of God, kailangan yun po ang pagtutuunan natin. Kaya kailangan alam natin ang mga pangako ng Diyos. Kaya pag nagbasa ka ng Biblia, hanapin mo ang mga pangako ng Diyos. At ang isa sa pangako ng Diyos na lagi kong ipinapahayag, that your children will be mighty on earth, nang inyong mga anak ay magiging makapangyarihan sa ibabaw ng lupa. So yun po'y aking paulit-ulit na ipinapahayag, at yun pong aming mga anak ay mababalot dun sa katotohanan ng yun. At ang isa pa ay ang pangakong, for my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. So, iyo pong unawain ang lahat ng tumutusto sa Ebanghelyo at ang lahat ng tumutulong sa mga dukha, ang lahat ng kanilang kailangan ay susustentuhan ng Diyos. Kaya kailangan iyong maintindihang mabuti na tapat ang Diyos at ang kanyang ipatutupad, yung salitang He will fulfill, He will accomplish, and He will finish. Isa sa katuparan niya, isa sa gawa niya, at bubuuin niya yung kanyang pangakong iyong pinaniwalaan. Kaya wala po tayong pupuntahan kundi kasaganaan. Wala po tayong pupuntahan kundi kaunlaran, kalusugan kung tayo may sakit.
Lalaya tayo sa mga sakit, kaya iiwasan mo ang sinasabi ng tao tungkol sa iyo dahil hindi sila ang may akda ng iyong buhay. Hindi siya ang may likha at may gawa ng iyong buhay. Yung kanila ay sa panta. Siguro kaya ka may sakit ay dahil sa ganito, o subukan natin ang test A, mali sa test B. At yun po ay trial and error. Samantalang ang Biblia ay napakaliwanag, a merry heart doeth good like a medicine. Then hope therefore dryeth the bones. Kaya laging kailangan may pag-asa ka sa Diyos. Amen? Kung marami kang bayaran, may pag-asa kang mababayaran mo lahat yun bago ang deadline. Huwag kang mag-aalinlangan basta mababayaran mo, manindigan ka, mababayaran mo, manindigan ka na mababayaran mo at mangyayari yung iyong paninindigan. Manindigan ka na ikaw ay gumaling at huwag mo nang kapain pa kung ano ang nararamdaman mo. Kaya ako nasasabi ito dahil buhay ko, isinasagawa ko. Dahil wala akong karapatan na hamunin kayo sa isang bagay na hindi ko kayang gawin. Ang isang mangangaral ay kailangang manalangin, manalangin at manalangin, at bago siya mangaral ay tiyakin muna niya na naiisa buhay niya yung kanyang ipinangaral, at kung hindi, huwag niyang ipangaral. Kaya hindi ko pwedeng ipangaral na maniwala kayong payayamanin kayo ng Diyos kung hindi ko nararanasan. Oo, mayaman tayo, pero tandaan mo, kailangan yung aktual na kayamanan ay mahawakan mo at mapangasiwaan. Pumunta kami sa isang kapatiran na partner sa broadcast. Nasunugan sila, magkapatid sila. At nung dumating kami doon, eh hindi ko nabanaagan ng lungkot. Nakangiti pa. At sabi, purihin ang Diyos, Pastor. At ang nawala ay pwede niyang ibalik. Sabi ko, ayos ito. May dala kaming kaunting tulong. At ang sabi niya, kapansin-pansin, Pastor. Nag-ipon pa naman ako. Siya po ay may patahian doon sa lugar sa Better Living. At nag-ipon siya para mag-renovate. Pinaganda niya yung bahay. Pagkatapos, biglang nasunog. Kaya, pero pagdating namin, dala namin ay mga pwedeng maitulong sa kanyang pagkawala ng bahay. Alam mo, ang salubong agad sa akin, offering. Sabi ko, grabe itong kapatid na ito. Meron pang iniabot na offering. At ang sabi niya, ito po yung faithful promise ko sa ministeryo. Nasunugan na, ang dala pa rin offering. Tingnan mo ang iyong katabi. That is faith in action. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer requests at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9863. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch. Account name Greg Durante Ministries. Account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slip sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. At hindi pa siya nasiyahan doon sa ibinigay na ilang libo. Ang sabi niya, ay pastor, meron pala. At siya'y kumuha pa nung nakasingit na 200-200. Sabi, ito'y matagal na po. Pero idadagdag ko na rin. Grabe! Kaya sabi ko, at pinahayag ko, magkakaroon ka ng malaking bahay, hindi na doon, sa inyong lugar. Maitatayo mo yon, pero ililipat ka ng Diyos sa higit na mas magandang lugar. Kaya nga po ating unawaing mabuti, it's good to always believe, trust, and expect for the best. Sumampalataya ka lagi at magtiwala ka at umasa ka sa pambihira.
Kung ikaw ay nasa opisina, ang iyong hangarin ay yung pinakamataas na posisyon. Yan, sasabihin mo, ay mahirap po yun, Pastor. Nais kong ipaunawa sa iyo, when your time comes, everything will be easy. Pag dumating ang takda mo, lahat ay hindi na magiging mahirap para sa iyo. Mabilis ang iyong pag-asenso pag dumating ka doon sa takda mo. Tingnan mo ang iyong katabi, pag dumating ka doon sa takda mo, madali na ang pag-asenso mo. Ngayon, ano po ang sabi doon? That faith, now faith is the substance of things hoped for. Yun pong now, hindi ibig sabihin ay presently o ngayon, pero yun pong paggamit niya ng now, ito po ay instead of, despite of. Na kahit na ganun, pero ang pananalig pa rin ang ikabubuhay ng tao. Now faith is the substance of things hoped for. So, araw-araw, huwag mong aalisin ang iyong pag-asa sa pangako ng Diyos. Kaya ang hope ay talagang buhay na niya. Buhay na ng isang mananampalataya. The evidence of things not seen, katibayan. Kaya kung mapapansin natin, pag tayo ay may problema, ang nakikita sa atin hindi yung problema, kundi yung ating pananalig. The evidence of things not seen. Kahit may kirot ang ating katawan, hindi nakikita, nakangiwi tayo, ang nakikita ay pananalig. Katulad nga nung magkapatid na nasunugan. Ang bati agad, sabi ko, hindi bali at may pag-asa kayo at kayo yayaman. Pastor, mayaman na kami. Nasunugan at lahat, mayaman pa rin daw sila. Dahil kasi sumusabay-bay sila sa ating palatuntunan sa radyo at telebisyon. So, pansinin po natin, saan galing yun? Galing po yun sa salita ng Diyos na kanilang pinaniwalaan. Kaya nga, unawain po natin na ito lamang ang tanging paraan para bigyan ng kasiyahan ng Diyos. Sa verse 6, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Walang ibang paraan para bigyan ng kasiyahan ng Diyos at ang paraan para ikaw ay laging matibay, matatag at maunlad ay bigyan mo ng kasiyahan ng Diyos at walang ibang paraan para bigyan ng kasiyahan ng Diyos. At ano ang kasiyahan? Paano natin isasakatuparan ang kasiyahan natin sa Diyos? Pag may problema ako, sinusunod ko ito. He that cometh to God. Pumupunta agad ako sa Diyos. Hindi po sa Bombay, hindi po sa pawn shop, hindi po sa bangko. Dahil ang bangko po, aalukin ka ng malalaking pagpapautang at nakakaaliw, ano po? Kailangan sa Diyos ka muna. Ngayon, kung sabihin ng Diyos, umutang ka sa SSS, uutang ako dahil nakakonsulta na ako sa Diyos. Pag sinabing umutang ka sa bangko, uutang ako dahil may approval ako sa itaas. For he that cometh to God must believe that He is. Ano po ang ibig sabihin? Yun pong He is Almighty, He is Adonai, He is the God creator of everything. Yun po ang He is. Kung siya ang may likha ng langit at lupa, hindi kaya siya makapaglikha sa isang taong nangangailangan katulad ng sino man sa atin? Hello? So, you must believe that He can help you. You must believe that He can provide for you. And that He is a rewarder of them that diligently seek Him. At siya ay nagagantimpala sa mga taong siya ay masikap at matalino na hinahanap. Yung diligence po ay magkakasanib po yun na pagpupunyagi, pagmamalasakit at taimtim na matalinong ang hinahanap ay ang Diyos lamang. Yun po ang diligence. Iyo pong ginagamit ang lahat ng pwedeng katangi ang iyong magagamit para ang Diyos ay hanapin sapagkat ang Diyos lamang ang makapagpapala sa iyo at sa akin. Amen. Hallelujah. Kaya nga ating unawaing mabuti that it is only by faith that you will be rewarded. Pananalig lang po. Paano mo nga isasagawa? Tatanungin ko kayo, maligaya na ba kayo sa
pagtira sa apartment lang? Ito po ay personal na katanungan ko sa inyo. Kami po ay nag-umpisa sa apartment at kaming mag-asawa ay nag-uusap. Dahil ang unang apartment na tinirhan namin ay pagpunta mo ng kusina ay patagilid. Dahil maliit yung pasilyo. Ang maluwang lang ay yung receiving room at yung dining. Tapos maliit yung kwarto. At ang sabi ko, palagay ko hindi ako tatagal dito sa ganitong sistema. At ako ay kami nagkasundo na mag-asawa. Tayo ay lumipat sa mamahaling apartment. At kami nagkasundo, nanalangin kami at lumipat kami sa apartment ng kaibigan namin na up and down at maluwang. Pero iba ang halaga. Pero hindi bali dahil may pangarap kami. At nangyari po yon, pero hindi kami nasiyahan na. Nasiyahan na pala kami. Pero isang araw, napasok ng magnanakaw yung aming tirahan. At ang sabi ko, umuwi na tayo ng probinsya. Mas maganda ron, libre tayo. So, wag mo pong tatangkain na ikaw ay malibre. Hello? So, kami po ay nangarap. At nangyari yung aming pangarap. Nagkaroon kami ng sarili. So, ngayon atin pong unawain. Ang akin pong tinutukoy dito ay ang tungkol po sa pagbuhay mo sa iyong sarili sa pananalig. Kayo ba ay payag na hanggang ganyan na lang ang buhay mo hanggang mamatay ka? Ganyan ka na lang? Payag ka ba na ganyan ka na lang? Oh, umiiling yung iba. Hindi po. Gusto. Ibig sabihin na eh. Ngayon, kung ano ka man ngayon, mag-tiis-tiis ka lang. At kung ikaw ay may bayarin, tiis-tiis lang. Pero magtatapos ka rin dyan. Kung ikaw ay nangungupahan, tiis-tiis lang. Huwag ka na mga sabi ni pastor, ay umalis na sa tinitira. Saan ka lilipat? So, kailangan pong iyong maunawaan. Meron pong pagtitiis habang naghihintay. Eh, hindi ko po kayo sinasaktan ng damdamin. Akin lamang pong ginigising ang inyong damdamin because you can do better than what you are today. Makagagawa ka ng higit na kahigdan kaysa iyong kalagayan ngayon basta hindi ka papayag at huwag kang titigil sa pangangarap. Mangarap ka habang ikaw ay may pagkakataong mangarap. Dahil kung titingnan po natin sa Pilipinas, ay maraming pagkakataon ng bawat Pilipino na makapamuhay na maunlad. Napakarami po. Alam mo kung bakit? Dahil marami kang pwedeng pagbentahan ng isang negosyo na pwede dahil sa dami ng tao. Ang iyo lamang hihilingin sa Diyos, ano ang pwede mong ibenta dito sa milyon-milyon tao na nangangailangan ng pagkain araw-araw. Kaya kung mapapansin mo, basta nagtayo ng mall, ang laging maraming na itatayo agad doon ay kainan. At kahit saan ka pumunta, sa kanto-kanto, may kainan. So ano ang kailangan ng mga tao? Pagkain. Kaya kailangan magnegosyo ka tungkol doon sa pagkain. At kung ikaw ay magiging matalino, marami pong magiging maunlad ngayong hapong ito kung siya ay magiging matalino dahil pag ikay nag-isip at ang Diyos ang maglalagay ng isang isipan sa iyo para yung iyong matalinong natanggap na isipan sa Diyos, ipa-franchise mo. Alam niyo ang franchise? Ibebenta mo yung iyong isipan. At marami ang mapagpapala at ikaw, nakaupo, ikaw ay kumikita. Kaya nga kung atin pong unawain, maganda po ang ating panahon dahil uso ang online business. Maganda po ang ating panahon dahil napakarami pong negosyo na para sa ating panahon na kung ito ay aakapin ng mga anak ng Diyos at hindi ang mga taga-sanlibutan lamang ang gumagamit nitong pagkakataong ito, wala pong isang mang maghihirap sapagkat ang mga pagbibigyan ng Diyos ng pagkakataong umunlad ang tutulong sa mga kapatiran na hindi pa maunlad. Pag ikaw po ay nagtayo ng negosyo, marami sa kapatiran ang magiging iyong empleyado. Kaya nga, unawain mong mabuti. Bakit tayo kailangang mabuhay sa pananalig? For a testimony. Para po maging buhay ang patutuon natin tungkol sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Ang isa pong halimbawa, sa Daniel 3, verse 29. Ito po yung halimbawa ng tatlong kabataang lalaki na ang pangalay Shadrach, Meshach,
Abednego. Wherefore I make a decree that every people, nation, and language which speak anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces, and their houses shall be made a dunghill, because there is no other God that can deliver after this sort. So, pansinin po natin. Their faith has an evidence. Ang kanilang pananalig po ay may katibayan. At ano po yung nangyari? Nakita nitong haring ni Nebuchadnezzar, kaiba ang Diyos ng tatlo. Dahil hindi kayang sunugin. So, faith, no power can defeat faith. So, kung mabubuhay tayo sa pananalig, laging tandaan mo, kasama mong lagi ang Diyos. For a testimony. Si Daniel sa 6:16. Ipinakikita ko lang po na pag nabuhay ka sa pananalig, ang Diyos ay matutuwa sa iyo. So, sa Daniel 6:16, dito po ay napakaliwanag. Then the king, si Darius po ito, commanded and they brought Daniel and cast him into the den of lions. Now the king spake and said unto Daniel, Thy God whom thou servest continually, he will deliver thee. So, pansinin po natin yung hari ay hindi takot, malaki ang kanyang paniniwala na yung Diyos ni Daniel, ililigtas si Daniel sa mga leon. Bakit po nagkaroon ng paniniwala sa Diyos ni Daniel si Haring Darius? Sapagkat nakikita kay Daniel yung kanyang pananalig. Sa verse 22, My God hath sent His angel and hath shut the lion's mouths that they have not hurt me. For as much as before him innocency was found in me, and also before thee, O king, have I done no hurt. So, pansinin po natin yung kanyang pananalig sa Diyos ay nagbigay sa kanya ng kainaman ng buhay at pag-uugali. At sa verse 26, ano ang sabi ng hari? I make a decree, the same as in Nebuchadnezzar. I make a decree that in every dominion of my kingdom, men tremble and fear before the God of Daniel. For He is the living God and is steadfast forever. And His kingdom shall, that which shall not be destroyed. And His dominion shall be even unto the end. Paano natuto ng Bible study si King Darius sa buhay na ipinakita ni Daniel? Kaya pag nakita ng mga tao ang Diyos, ang Panginoong Hesus na buhay at kasama natin, grabe po ang mangyayari. Sapagkat ang pabor ng Diyos ay dadaloy sa atin at ikaw po ay pagpapalain ng Diyos ng todo. Marami ang Kristiyano na ang daming ginagawa, laging pagod, pero walang pera. Pero kapag ikaw po ay nag-alam sa buhay na pananalig, marami pong Kristiyano ang napakaalam pero laging may iniindang sakit at kirot sa kanyang katawan. Pero kung ikaw po'y may pananalig, ikaw po'y mabubuhay na maligaya at laging nasa kagalakan sa Panginoon. At si Nehemiah sa 6:16, saan ka nakakita ng walang background about engineering? Pero ang trinabaho niya ay magkakasama na management, managerial position, and then civil engineering works. Paano niya patatrabahuhin ang buong mamamayan ng Jerusalem na walang sweldo? Titigil sila sa kanilang hanap buhay, titigil sila sa lahat. Pero lahat ay sunod-sunuran kay Nehemiah. Why? Ito po. And it came to pass that when all our enemies heard thereof, and all the heathen that were about us saw these things, they were much cast down in their own eyes, for they perceived that this work was wrought of our God. So faith has a testimony. Amen? Faith is the substance of things hoped for, and faith is the evidence of things not seen. Kaya nga kung iyong iintindihing mabuti,
they shall perceive that this work was wrought of our God. In 52 days, naayos niya ang bakod ng Jerusalem. At lahat ay volunteer ang kanyang mga trabahador. Kung hindi ang Diyos ang kasama ni Nehemiah. Ano po ang ibig kong inyong makita? Nais kong makita ninyo, pag sinamahan ka ng Diyos, iba po ang mangyayari sa iyo. Pero, kailangang hindi ka invisible. Now I see you, next Sunday I do not see you. Hindi dapat ganun. Kailangan po ikay consistent. Unahin mo ang Diyos at lagi kang ilalagay sa plantilya ng Diyos na uunahin ka rin. Oh, I tell you na ito'y gagawin niya at gagawin kang pangunahin sa linya ng pagpapalain. Pero kailangan ipakita mo na una siya sa iyo. Nakukuha niyo po. Kaya nga ating intindihin din na pag nakita ng boss mo, katulad nung isang kakilala ko, ang kanyang expertise ay paiksiin ang work days. So, nakilala siya sa construction dahil napapaiksiin niya ang timetable ng kanyang work duration. Kaya ang kumpanya ay nakatitipid. Halimbawa, ang isang kumpanya ay kailangang hindi titigil ng 10-20 days dahil maraming masasayang napuhunan. So itong kakilala ko ay siya'y pumapasok sa kontrata na natatapos niya na mas maiksi doon sa hinihingi ng kumpanya. At dahil doon sa paulit-ulit niyang pagtatagumpay, ay siya lagi ang kinukuha sa bidding para doon sa pagpapaiksi ng oras sa paggawa ng anumang trabaho sa mga kumpanya. At sa ganong paraan, siya po ay nagtagumpay, siya po ay umunlad, naging siyang mayaman. Hanggang isang araw, siya ay nakabisikleta at nakita niya maganda itong gusaling ito. At ang sabi niya, ipinagbibili po ba ito? Nakalagay dito ay for sale. At dahil siya ay nakabisikleta at pawis na pawis, di ang akala naman ng may-ari ay pangkaraniwan tao. Opo, ipinagbibili ito. Ay magkano po? Yan ito, binigyan ng presyo. Pwede po bang bilhin ko yan? Eh di pumayag yung may-ari, sige po, at bilhin ninyo. Akala niya walang pambili. Pagkatapos, kinabukas, andala niya yung cash, binili niya yung gusali. Hello? At bakit po siya nagkaroon ng ganong kakayahan? Because I believe God is with him. Amen po ba? At ito ang katotohanan, God is with you. Kaya hindi pwedeng ikaw ay api-apihin ang iyong mga kamag-anak. Kailangan ikaw ay umangat dahil God is with you. Amen? And when your relatives perceive that God is with you, ay sila po ay mahihikayat papunta sa Panginoon. Kaya ang pangalawa po, magpakaligaya ka lagi sa Diyos. Tatanungin ko kayo, maligaya ba kayo sa Diyos? Sa Psalms 37:4, dahil kung hindi ka maligaya sa Panginoon, ay hindi ka po uusad. Ela, maligaya ka sa Panginoon. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. So without desire, you will never prosper. Dahil kailangan yung desire na nasa ating puso ay desire na galing sa Diyos. Amen po ba? So delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. So kapansin-pansin po na yung isa sa kababayan ko na pangkaraniwan lang tao at yung nangungupahan dun sa aming kamag-anak na isang bakehouse at siya'y mag-a-abroad, click yung kanyang mga cake at tinuruan niya itong pangkaraniwang babae. At sabi niya, turuan mo nga ako kung anong sikreto ng paggagawa ng cake. At siya'y tinuruan. At pumunta ng abroad yung nagturo sa kanya at ginawa niya, nagumpisa siya na gumawa ng cake. Hanggang umunlad ng umunlad ng umunlad yung cake. At ano ang pangalan ng cake na yun na kilalang-kilala ngayon? Yema cake. Pangkaraniwang babae lamang po yun na tinuruan ng isang kakilala namin na baker.
At siya ngayon, panay ang dagdag ng gusali at paunlad ng paunlad hanggang ngayon. Why? Hindi ko alam kung siya maligaya sa Panginoon, pero nalalaman ko po, pag ikaw, ako ay naging maligaya sa Panginoon, God will give you the desires of your heart. Amen? So, when you have the desire of God, it pleases God. Amen? So, nakasisiya po ito sa Diyos, at ito po ang sasabihin ko sa inyo. What is the delight of God? Or what is the desire of God? When you delight in God, what is the desire of God? Ibig niya na ang iyong kapitbahay ay maunlad. Ibig niya na ang iyong kaopisina ay maunlad. Ibig niya na kung saan ka man pumunta, magiging maunlad yung lugar. Ulitin kong muli, the desire and the delight of God is for us to pray to God na ang ating mga kapitbahay ay pagpalain ng Diyos, sapagkat kung ang mga kapitbahay natin pinagpala, payapa sa iyong lansangan. Kung ang mga kamag-anak mo ay pinagpala, walang uutang sa iyo. Hello? Amen. At kadalasan mapapagod ka pag pabalik-balik sa iyo ang kamag-anak mong galing probinsya. At pagdating, alam mo na, at allergic ka na, ayan na naman si utang gel. Pero kung idinadalangin mo siya at higdan ka pa at mas maging maunlad siya kaysa iyo, wala ka ng sakit ng ulo. Kaya the desire of God is for people to accept His Son as their Lord. Kaya idalangin mo ang iyong mga kapatid, idalangin mo ang iyong mga pamangkin, idalangin mo ang mga mahal mo sa buhay that they will receive Jesus as their Lord. And then in your intercession, plead, ask, and supplicate with thanksgiving. So ikay makiusap, ikaw ay humingi at mamagitan ka na ang lahat ng mga kapatid mo ay pagpalain at paunlarin ng Diyos. Huwag mo silang kalilimutan. Amen? Then, God is pleased. At ano ang mangyayari? Uulan ng pagpapala sa ating buhay. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Kaya napakahalaga po nung ating buhay na patutuo sa buhay ng Panginoong Hesukristo, sa buhay ni Daniel, sa buhay ni Shadrach, Meshach, at Abednego, at sa buhay ni Nehemiah. Kung idaragdag pa natin ang buhay ni Esther, kung idaragdag natin ang buhay ni Ruth, pero sapat na po ito, lalo na ang buhay ng Panginoong Hesukristo na nasa iyo at nasa akin. So desire to excel, desire to excel, desire to excel, and God will grant that desire. Why? Because you delight thyself in Him. Sapagkat ikay nagpapakaligaya sa Kanya. At paano ka magpapakaligaya sa Kanya? Lagi mo siyang kausapin. Lagi kang makipag-fellowship sa Kanya. At lagi siyang awitan mo ng mga awitin ng pagsamba. At siya'y papurihan mo at laging pasalamatan. At sa gayon, ang Diyos ay magpapaulan sa iyo ng kapayapaan at magiging mabiyaya ang iyong kapaligiran. So make an atmosphere of the grace of God to surround you. Gumawa ka at maglikha ka ng kalawakan na papaligid sa iyo ng kabutihan ng Diyos ang siyang magbabantay sa iyo araw at gabi. So tayo po ay manalangin, O Diyos na dakila amang makapangyarihan. Dalangin ko ng lahat ng iyong anak na narito ngayon at ang bawat makakarinig sa katotohanan ito ay mag-alam sapagkat kami nilikha mo para ang iyong dakilang pangalan ay makilala at makita ng mga tao sa pamamagitan namin. At mauunawaan nila at maintindihan na kaya kami maligaya, masaya at laging nasa kalakasan at kalusugan dahil kasama ka namin. At ang katibayang kasama ka namin, lagi kaming nakikipag-usap sa iyo at lagi kaming humihingi sa iyo. Kaya pagpalain mo ang iyong mga anak na maranasan nila ang buhay na laging pinagpapala. Sa iyo ang kaluwalhatian, Ama, sa pangalan ni Jesus, at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Amen. Ang Diyos po ay napakabuti.
You can listen to our radio program on DWAD 1098 AM band Monday to Friday, 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Tuesday, alas 7 ng gabi. Saturday, alas 10 ng gabi. At Sunday, alas 7 ng umaga. Tayo po'y nasa EDS Radio ng Signal TV sa Channel 212 mula Lunes hanggang Linggo, alas 5:30 ng umaga at alas 5:30 ng hapon. Para po sa Facebook live streaming broadcast ni Brother Greg, maaari nyo pong i-search o hanapin ang Greg Durante Ministries fan page. Maaari nyo po kaming bisitahin para sa mga karagdagang impormasyon at preachings sa www.gregdurante.com. Narito po ang mga schedules ng ating television program sa Trinity Broadcasting Network Asia, Lunes hanggang Webes sa ganap na alas 9:30 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi. Tuwing araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. At meron din po tayo sa Signal Television, GCTV Channel 185, Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 10:30 ng umaga at alas 10:30 ng gabi. Mapapanood din po tayo sa Hillsong Channel via satellite, Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi. Patuloy na manood at patuloy na umunlad sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.